kasalukuyan po tayong nagdidilig ng papaya. Na naitanim po ito last September 16, 2021 and today is October 11, 2021. Ito po yung papaya na nalagyan po natin ng Yaravita Teprosine nung araw po nung taniman para po doon sa magandang formation ng ugat pag ito po ay sumibol na. Ngayon po ay nag-drench po tayo o nagdidilig po tayo ng tubig na may abono ng Yara Liva Nitra Bore at ang halo po nun sa kada 16 liters ng tubig mayroon po tayong isang lata ng sardinas na naglalaman po ng granule ng Yara Liva Nitra Bore. Ito pong ganitong klase ng pag-aabono ay siyang magpapatibay po doon sa ating mga punla. Magiging makunat po yung kanyang mga dahon at magiging maganda rin yung kanyang pag-uugat. So nasa almost 700 seedlings po ito na itatanim po natin doon sa area ng nataniman po natin ng palay. And ito na po yung itsura niya ngayon since mag-almost 1 month na nung nakatanim. At makita ninyo, maganda po yung naging starting nung ating papaya. At nasa almost 4 leaf stages na sila. Ayun o, 4 leaf stages. Tapos ito po yung mga nahuli na naitanim po natin. At nag-uumpisa na rin po sila maglabas ng mga dahon. Ngayon, ito po ay na-sprayhan na rin ng preventive fungicide laban po sa dumping off at saka po ng iba pang sakit ng papaya. Sa pagdidilig po ng Yara Liva Nitra Bore, iwasan lang po na matamaan po yung mga dahon dahil yan po pagka po nasinagan po ng araw sa umaga, may chance po na ito po ay masusunog. Kaya nga po, dapat sa pagdidilig po, saktong-sakto po doon sa kanyang puno lamang, doon sa kanyang seedling bag. So, babalikan po natin ito siguro after 1 week at makita po natin yung kanyang growth and development sa paggamit po ng Yara Liva Nitra Bore. Muli, ako po si Christian Revillos, ang technician po ng SNP Enterprises na nagpo-promote po ng Yara Fertilizers product. Magandang umaga po.